nakauwi na pala ako dito sa bahay. At ayan, dahil nag-request yung amo kong lalaki na gusto nang kumain ng honey chicken wing. So, mamaya kailangan ko ulit bumili ng chicken wing kasi tapos na akong mag-market eh. So, dapat ako mamaya gabi ako magpa-fried rice. Ito yung ingredients. Bumili ako ng isang corn, tsaka isang carrot. And then, itong shrimp cake. Ayan, shrimp. Ano tawag dun? Sipon. Ayan, shrimp cake. So, ipiplate ko na lang ito mamaya. And then, itong chicken. Susubukan kong gumawa ng lomi para sa akin alaga kasi may tira kami ganitong. Ano tawag nitong noodles na to? Ito yung yellow na noodles. So, yan, ito yung yellow noodles. And gagawin ko siyang, itry kong gumawa ng lomi para sa lunch ng aking alaga. Kaya bumili rin ako ng isang pirasong chicken leg. Ayan, chicken leg. Okay, so bago ako maglipit ito sa bahay. So, kakain muna ako ng breakfast. So, ang breakfast ko ngayon ito, bread, kasi ayaw ng alaga kong kumain na ng bread. Parang nagsawa na rin siya sa bread kasi tuwing umaga ang breakfast namin, alaga ko palaging bread. Tsaka bumili ako ng sarili kong palaman, ito peanut butter, para pag may bread lang, meron akong palaman. So, ayan na yung breakfast ko. Ayan, tinutos ko muna itong bread ko para masarap naman kainin. At nagpapakulo na rin ako ng tubig para sa chicken leg. So, palambutin ko muna itong chicken leg para sa aking lomi. Okay, so tapos ko lang pakuluan yung chicken. And ito na yung chicken, malambot na siya. So, hindi pa naman siya totaling luto kasi papakuluan ko pa ulit ito. So, magigisa muna ako ng sibuyas. Ayan, ito yung sibuyas. Gisa muna natin yung sibuyas at chicken. Tsaka ulit natin pakuluan hanggang lumambot yung chicken. Ang ricado niya, hindi siya talaga as in kumpleto. Kasi nga yung alaga ko naman nakakain. So, medyo picky kasi yung alaga ko. Hindi lahat sinakain. Kaya kung ano yung gusto niyang kainin, yun na lang yung ihalo ko dito. So, ihalo ko lang chicken tsaka yung itlog mamaya. Para talagang loming-loming yung magiging kakalabasan. So, nilagay ko ng chicken. Ayan. So, ang bango ng chicken. Kasi may ano siya, may onion. So, pwede mo lang natin saglit. Ayan. So, after natin pagkain ng ilang minuto, lagay na natin itong tubig. Pakuluan ulit natin ng tubig para magkaroon ng lasa yung sabaw bago ko ilagay yung yellow noodles. Hindi ko alam kung ang tawag dun sa noodles na yun eh. So, habang pinapakuluan natin yung chicken, so, ihanda ko muna itong tag nito. So, isang itlog lang yung ihalo ko tapon na ito kasi kunti lang naman yung gulutuin ko. Haluan ko na lang ng kunting tubig para dumami sa kaya. So, lagyan natin ng kunting tubig tsaka natin yung And then, ayan. So, open na yung egg natin. Tsaka, magtuna tayo ng cornstarch. So, syempre, hindi magiging lumi yung ating lumi kapag hindi natin haluan ng cornstarch. Kasi, di ba, ang sabaw ng lumi is medyo malapot-lapot. Kaya, magtuna na tayo ng cornstarch. Para mamaya halo-halo ko na lang. Ito yung halo ko, itlog, tsaka ito yung cornstarch natin. Hindi ko lalagay lahat ito, ah. Tatansyahin ko na lang mamaya kung gaano kalapot yung sabaw. At, ito na yung ating pinapakulo ang chicken. So, pakuluan natin ang pakuluan para lumambot at mas lalong sumarap yung ating sabaw. So, hindi ko na siya lalagyan ng black pepper kasi magre-reklamo naman yung aking alaga na mahanghang. So, nor powder na lang yung aking ilalagay para may lasa naman. So, ayan. Kunti lang muna. So, mamaya ko na siya tutaling titimplahin. So, ayan. So, ayan. First time ko pong lutuin itong lomi. Tinatawag nila ng lomi. It's my first time after 29 years. So, try kong lutuin. Tapos, pag nagustuhan ng aking alaga, idadagdag ko na siya sa mga recipes ko. Kapag magluluto ako ng mga noodles, ganun. Kung ayaw nilang mag-rice, gusto nilang mag-noodles. So, ilulutuin ko na ito. Ito na yung isa sa mga lulutuin kong noodles para sa kanila. Lomi. Hindi ko alam kung tawag nila dito. Kasi sa atin, di ba, lomi kapag ganitong luto, lomi. Lomi pala, lomi. So, tinigil ko pala yung pagluluto ng lomi. Mamaya ko na pala ihalo yung lomi kasi baka mamaya, pag ngayon ko siya ihalo, baka sipsipin yung sabaw. So, ayan yung pinaka... So, ayan na yung pinakasabaw, ayan. Natimplanado na yan, okay na yung lasa. So, mamaya halo ko na lang yung noodles, saka yung cornstarch, saka yung egg. Tapos, okay na, ready to serve sa aking alaga. So, ang magiging judge ko mamaya yung aking alaga. Okay, and so, kumukulo na ulit tong syupe. Lagay ko na tong noodles. And, kunti lang pala yung noodles. So, wait ko lang, kumulo na lang ulit yung, tawag nito, yung tubig, yung sabaw. Para ihalo ko na yung cornstarch. Saka ako, ihalo naman yung egg. So, ilagay na natin itong cornstarch. So, yung napanood kong video, parang inuna nila itong cornstarch eh. So, konti lang. Halo-halo. So, tansyahin natin yung lapot. So, pagkahalo ng cornstarch, ihalo ko naman itong egg. So, ayan yung egg. Halo natin.
So, sakto lang, isa lang dapat na egg kasi konti lang naman to. Ayun, ganyan. So, kahit medyo malapit. So, ayan, luto na yung aking lomi. Ayan, yelong-yelo. Kasi yung itlog na hinalo ko talagang malaki yung egg yolk niya. Kaya naging yelo na yung sabaw. Ayan. So, hindi ko na hinaluan ng gulay. Tsaka nilagyan ko rin pa yung soya sauce pantagdag lasa. At iahin ko na, tingnan natin kung anong magiging reaction ng alaga ko dito. So, let's go. Patingin na natin sa alaga ko. Okay, you will be the judge. You tell me if what to taste. It's like a coin. Huh? Taste what? It's like a corn paste. Because there is a egg. I mix egg. That we call it lomi. Lomi. How is the my lomi? Good. Huh? Good. Good? Yummy? You are the judge. What's that? You are the judge. You must sit properly. Do you like this lomi? Yes, I like this lomi. Okay, so ayan. So it's 2:48 na ng hapon. Ayan. Napatulog ko yung aking alaga, yan tulog siya. So pinatulog ko siya kasi kailangan niyang magpahinga dahil nga kahapon parang nag-start na siyang magkaroon ng running nose ng sipon. Meron siyang kunting sipon, pero yung sipon niya is napaka, ano yun, sticky. And then yun, sinag-chat na ako sa amo ko, sinabi ko na yung sipon ng aking alaga. Hindi ko naman siya, yung hindi ko siya masipsip kasi napaka sticky. So nandito siya sa pinakaloob ng kanyang ilong. Kaya sabi ko, hindi niya talagang uminom ng gamot para mailabas na yung sipon niya kasi napaka lagkit. So habang tulog yung aking alaga, pag ganito namang natutulog siya tuwing hapon, ang ginagawa ko naman ay linis ulit dito sa bahay, maglipit ko na yung mga dapat ko pang lipitin, ganyan. So after na magawa ko, pwede na akong magpahinga habang tulog pa yung aking alaga. So, ayan, so gawa muna ako ng mga gawain bahay.